kuan ito matindi iyon ang matindi diyan nagkandakas kami del biliglaan bilang may tumawag na ganun ganyan walang ang ano eh walang proper na walang briefing na biyang ganyan ganyan na proper na briefing sa opisina doon kami sa basketballan sa basketball court di tumawag ang nangyari kasi tumawag yung aming nagpatrol yung ano nagpatrol yung bunga detachment sa Ligaw kasamang dalawang regular at saka yung mga kapgo di di lakad na sa malit sabi akala nila, di yung lugar niyo, lagi may yun yung ginadaanan. Di, kumpiyansa sila. Di, pagdating na sa may una, sa may nalampasan niya lang dapat yung bahay na yun eh, may nakapagsabi na. Kasi ang alam nila, di mayroon din na kaniforme. Sabi nung civilian, sir, mayroon ba kasi na ano dyan sir, may armado niyan sa bahay na yan, tinuro. Di, nabigulat ka yun yung si Casildo. Kasi siya at saka si Sigura, Sigura na naman, Sigura, yung dalawa kaya Puro yan ranger, talagang grabe. Grabing kwento yung mga yan. Pero doon na tayo, sa tuloy tayo. Pag sabi yung civilian na, tawag dito, may, sir, may, mayroon mga kayong kasamahan dyan, na ganyan, na, na kayo uniforme. Di, hold, ang, hold agad yung tupa. Kasi ang sabi lang, kapgo, dalawang regular lang. Pero po ranger, dalawa. Di, hold sila. Di, siguro nag-usap na siguro sila. Kung wala pong pinag-usapan nila. Nisa mali sabi ni, nagkaputukan. Putukan na, kala, sige, burumbungan. Nalilingan namin sa batalyon. Uy, ano yung, puro para lang mga mani, baga na yung mag-gisa ka baga ng, ano ganyan, tak, ganyan, ganyan lang. Ngumit, baka inaras ang bunga, di tas mo yun, di, nakaalito na kami, di sabi ko, puro siyang alam. Di, kasi nalilingan mo yung parang lang nag-gisa, lang, pito ka lang ng ano ba, tak, ganun pala yun pag, ganyan, malayo ang distansya. Ganyang tawag siya sigura, sir, palaban kami siya, gato-gato ganyan siya, di alam sir, kaya, gato-gato ganyan, maraming kalabang, ganyan-ganyan. Di, pijing, automatic, pijing, motrop, siya nandiyo, sabi kami sa bulan, ikaw prepare, sabi ni Sir Martin, oh, ikaw prepare, baril, takbo ako sa barat ko, wala ganyan. Ay, wag ko kung ilang kami nato, kasama yung sabulaki, siguro, o sabulaki, ranger din yun, yung kabas ko sa 107. Di, wala na, before me, wala na yung takitakin, basta, tak, suotan, ganyan. Awang ko lang siya, wala, bilang kami kung ilan kami lahat. Sampa sa sakyang rin, sabi ni sir, saan ba yan? Saan video siya, sa may tas-tas siya, sa taas ng na barangay. Di, alam namin, kasi pamilyar kami sa lugar, kasi ang aming batalyon sa sakop ng, at saka lagi namin pinapuntahan lugar na yon dahil medyo lugar na yan, medyo talagang malaman ng lugar na yan, nung unang panahon, awang ko lang ngayon. Di, sige na, karga, tak. Basta, ayaw ko lang kung nabilang kami ni Sir Juan Martin. Para alam ko, di na nabilang yun. Dahil, basta lang kuha ng baril, tak, pagdating, sasakyan, sampak kami lahat. Abanti sakyan, abanti na, tak, baba kami sa barangay, takbo na yan. Di, pag-abot mo ganyan, di, may dala kami ng head. Tawag, nasaan kayo? Ganyan, ganyan. Sir, dito kami sa may high ground, na may mga niugan, ay puro maniugan, magpaputok kayo ng dalawa. Sabi ni Sir Martin, di, putok, bang, bang. Ay, sabi niya, Master, diyan sila, diyan ay dumaan. Di, tumbok lang, wala nang kasakasada. Tumbok lang yung napaksukal. Kaming hirap ginabutan ng madel. Pusang alaw, babe. Masukal ba ya? Mga kubla ka kung ano, anak, tumatumba ng tupa. Eh, kasama ko, di ba yung mga ranger mo. Medyo puro mga jungle fighter, puro magagaling man yung pagdating sa gragira. Di, ganyan, nagkatrumba na kami, ganyan. Halhal ka talaga pag gano'ng mangyayari na gusto mong iris ko yung tropa. Kutagang mapagod, lalong pagod, maganda pa ngayon sa igot dahil relaxing kami kasi ang lakaro yun, dahil halagat gabi, ganun lang. Eh yun talaga, may kasamang takbo, dahil araw. Di yun na, di alam namin, pagdating mo, di okay-okay naman kami. Kailangan mo kung saan ang, nasaan yung tropa. Tama-tama tayo natumbok namin yung tropa talaga, kasi nga nagpaputok eh. Bari, tuwang-tuwa na si Sigura, kasi tumbok may reinforce na eh. Oh, kuma, saan? Di yun na, di, diskarte. Kanya-kanya tago, pakiramdam muna. Medyo nag, ang putok, panandahan na lang. Panandahan lang putok, pak, ang tropa, mga kapgo, mas siguro pala putok na siguro doon. Pak, yun na lang. Ganyan. Di, nung nagkalma na, sabi din na, asulta din. Sige, hindi, pabulusok baga. May creek man, kasi sa taas yung bahay. Lakon kami, ganyan, wala. Sige, diskarte na naman. Tak. Pag ganun ko, nabungaran naman namin yung naka, na, MPA na kadapa, pero ang M16, nadapaan niya,
may jungle pag sa likod kasi makatakas na sana yon kaso lang talagang surti niya ang inabot. Naku, bali, bali baga o. Kasi sila bagang nakaunang napalaban. Ayaw ko man baki. Burbi yung damputin yon. Pero bilang pagalang sa senior, kung baga, kung ayaw niya, bili ako magdampot. Kasi, si, pero, pigsabi ko sa iya na, Master, umbali, umbali baga o, 60, no? Ganun siya, simpre na, sumpar na, ano siguro din sa, di niya naisipan siguro ng mga ganyan, mga time na yon dahil, simpre sa pagod na, tara, simpre, normal sa atin, may, kung mayroon tayong nervyos, dapat tayong ganyan, di, pag dapat tayong ganyan, di, yun na, di, ikot kami sa bahay, check mo na, pakiramdaman, ganyan, ganyan. Puta may, hindi sa may sabi, puta, ang daming mga, ano, mga magasin mo sa balko, kasi may, parang may balkonahe. Ngayon, di namin alam, mabuti ng trupa, kaya ito, parang lesson din talaga sa trupa, na pag mag-search talaga ng bahay, or kung ano pa mang building na yan, dapat talaga, ang mata mo, marunong ka talagang mag, magbagang titingin-tingin sa ilalim, mga lalo pag mga kamakama na yan. Dahil yun, ay, yun ang nangyari. Kung baga di namin yung sinilip, ay, sa bagay, kung mabuhay siya, napakasulti niya. Pero kung malusubad siya, may tama, yun ang nakatagbo eh. May tama sa paa. Hinatak. Ano yung meron dito? Hinatak ng kasamahan ko. Patapakin. Nung time na yun, mainit na, pirosado na kami. At pero, siyempre, ang isip niya, wala na. Pundido na rin. Na nagsalita pa, pero, ikakamatay na rin niya yun. Kaya, mahirap rin talaga na, lalo pag mga ganyan na pangyayari na kaya kung mayroon pa talagang mga ating mga kasamahan sa mga ganyan sa na ano yung landas dapat talaga kasi dapat mabuhay pa siya eh. Kasi nag-aral ang sabi ang nung bagang lumalabas magka pag ganyan magang kasi malabo talaga sa sentro nag-aral daw yun nag-aral na pagkasabi pa nga parang yung mga commander diyan kaso limot ko na yung mga commander na sinasabi sa amin eh. Dahil meron ka kung meron din akong alam na mga ganun na anak niya ito, nag-aral diyan sa mga eskwelahan. Yun, nag-aral yun. Kaso, nung time na yun, wala na eh. Nakipaghugot sa kanyang sa kamang ganyan. Sa, may baril din. May baril din eh. Eh, gumanun pa nga eh. Paghatak na ganyan, may baril din. Kaysa tayo pang madali, ma-damage. Kaya, tinuluyan na siya. Pero kung time na yun, kung wala siyang baril, feeling, i-recover natin yun. Dahil nakalagay yan sa ating rules of engagement. May tama man dyan, kanyan. Dapat, kasi Pilipino ba ganyan? Dapat atin yung isip yung buhay niya. Kaso lang, nung time na yun, may baril siya eh. Kaya nung baril na kuha doon, yan ba yun, nalingaw na ako, mga tatlo at isang karabin. Kaya yun, na-promote na naman ako ng staff sergeant. Recovered ka doon? Recovered na ako ng isang karabin. Recovered naman ako doon isang karabin. Yun ang pangalawang meritorious ko na ranggo. Gold cross pa rin yun? Hindi na. Meritorious lang? Meritorious. Parang meritorious sila yun. O meritorious. Basta yung natandaan ko na gold cross ko, itong sa igot kami na anim ang patay. Yun, nung namatay nung time na yun, isa lang, napulmot ako. So, ilan, kumusta ang trupa nung time? Walang kaswerte? Ay, wala kami. Wala. Nakatagpo kay ang kalaban nung narinig namin nung banang huli na, nung nag-search kami sa bahay. Pag-search namin ganyan, then sabi ko nga, nung isa na buhay, buhay-buhay pa, kaso may hawak na baril, paghatak namin ganyan, umasta pang ganon, di, binunahan na namin. Binira na namin, yun na, di, patay na. Di, yun na, may mga putok-putok na, nagpa-ano pa sila, nagparamdam pa eh, na mayroon pa sila, na kasi ang isip siguro nila, mag-ano na kami, mag-withdraw kami, kung baga, medyo malakas pa siguro sila, ganyan, nagparamdam eh, pang-pang-pang, ganyan, tapos may M2T pa, boom, ganyan. Yung pala, wala, malayo na. Yun na, ta, pa-withdraw na yun, siguro, yun siguro ang ano nila. Kasi sabi namin na, wala eh, sabi ko, dapat mabuhay pa sana yun, kaso lang, wala eh, may hawak na baril eh. Pero bakit ganun yung kuwan mo, sir, yung attitude mo na kuwan? Hindi mo binilampot yung baril na pwede mo naman lampotin? Hindi, para respeto doon sa, una-una, si basic serial number. Ako naman, si, napakalayo ko, 780 ako. Parang respeto ko sa kanya, galang ko sa kanya na dapat mapunta sa kanya. Dahil uso yun noong panahon na kung sino makanampot ang baril, one rank higher. O kaya, bilang respeto ko sa senior ko. At
sila yung nag-impact? O, tsaka silang, sila na palaban nung una eh. Kumaga, reinforce lang kami eh. Kaya yung bayan naman napunta sa akin, nandun yung nakadapat may patay pa doon, kaya yun ang napunta sa akin. Kaya yun ang pangalawa kong, ano, na yung sa aking promosyon na staff sergeant nung time na yun. To, ganun. Kaya ang ranggo ko medyo, ano lang, after 2 years, ganyan, pumunta naman ako. Kaya sabi ng mga classmate ko nga, oh, kitsi nga, ganyan-ganyan, pero alam mo nila na, ano, hindi ko yung pinulot sa kung saan-saan, kundi puro yung paghihirap. Buhay din yung buhay ang nakatiya sa akin, kaya sabi ko nga, ay, kung totoo siya ako, di man ako nag-voluntary, i-promote niyo ako. Bila namang lumabas yung order na gano'n, masaya ako. Ay, yung tapang mo, Master, saan nang galing? No, nung kabataan? Anong kabataan? Siyempre, una-una, ating niyang trabaho. Tapos, ano tayo sa taas talaga, priminte. Ganyan, habang naglalakad, talaga huwag natin kalimutan ang taas. Sa Diyos. Never kang na-undid sa servisyo? Ay, wala. Ano lang ako, medyo itong tool ko nga, kaya nadagdagan pa ito nung sa tabako naman namin sa may impo naman na may kampo-kampo ko sa may parting tabako. Nahulog ako sa, yung bagang, alam mo baga sa bundok? Yung mga daan na ng mga illegal laging, yung mga, di ba, truso-truso baga yan dyan, yung mga good lumber, hatak ng kalabaw. Di ko man alam na malalim. Di, siyempre, hawak-hawak sa likod na naman. Yan naman, ganyan-ganyan, tapping distance na naman. Pusa ng alaos, yung pastawod na ganyan, sa kalibaw may ganyan. Pero nung time yun, eh, alam ko na may, ano nga, kasi nagpastawod na nga na gano'n. Pero ang na, kaso may, kumbaga may kanal, yan nga, sa daanan sa mga ilaglaging, kasi bundok nang sa tabako party eh. Ang dami nga limatok doon nung time na yun. Kaya turuluwa nga ako doon nung, ano ko, dahil nga, ito grabe na, lalo pag paburusok, hindi kaya. Pero pag kapantay lang itong tuhod ko, lumalaban siya, pero nung time yung grabe pa mga bagin sa bundok, baga, iyak ako dito, tuloy ako dito ito. Sabi ko, kailan kaya ay ito pawin sa batalyon? Wala, grabe talaga, dahil ako. Paano ka nahulog yung? Di, kasi, madilim nga, madilim. Di, alam namin na may, ano nga, ganyan, pastawod, o may ano sa kaliwa, ganyan, may, kasi automatic ba yun, pastawod, may creek, o may ano tawag ito, yung, may butas. Ubutas, malalim, ganyan, ganyan. Di, ako naman, di, silang lakaw ganyan. Si, pag-apa kong ganyan, puta, wala na palang lupa, butas sa palapot, boom! Puta, bagtsak naman ako. Puta, sabi nung, ano ko, yung sa pantaya, bilas ko. Bilas na yung asawa kaya niya, asawa ko, magkapatid. Kailangan nila yan, takas mga tagaligaw mga yan. Kaya sa akin, sir, si Pastel nahulog. Oh, tot. Grabe yung buhay. Grabe ka, buhay ko talaga. Di, ngayon, di, pre, madilim eh. Ito yung baril ko. Ihawak yung tubo, ganyan yung baril ko. Sige, 1, 2, 3, hatak lang. O, 5 minutes, pre, penga mo na, tapos pasya na hulog. Penga naman kami. Tapos pasaw naman yung, ano, pwede na maglakaw, pwede na si Pastor, ano, makalakad ba? Ganyan. Sabi na, okay ba? Okay, pwede pa ito. Kalakaw pa ito. Kasi, kung ano ba yung may pilay, iyon pang talagang nahulog pa. Ito baga, tabi niya, baga. Ano ito? Na dislocate lang. Kasi, pinisikap ko ito sa doktor. Kasi kung pilay, hindi mo yan masipa-sipa. Kasi pilay nga eh. Wala ng buto. Na-dislocate lang. Kaso napabayaan ko rin. Balag kong tumagpa-hospital noon ba? Sa kaso lang nasa trabaho. Kumisan. Puro lang next month. Alam mo, minsan ganun eh. Ngayon ko nagsisi. Kung dyan natigulang na, retired na, wala na. May kustap ako na. Ipira ko nga. Sabi niya, ay, ano mo na yan, Master? Dahil medyo tigulang ka na, baka isa pa yan sa kos na baka magproblema ka pa niyan. Kaya wala na, lugod din ako. Ay, wala na. Aywan ko lang kung ang hihanap ko lang ito, yung ano na lang, yung manghihilot na pili itong hataki na limito piling yan sa butorpol pa ispatan. Kung pili ito sa butorpol, busang alaw. Kaya yan ang mga taga-karyoryo ito pa ispatan sana ito. Kaso wala na eh. Bahala na, tiisin ko lang ito kung anong abutan ito. Kung abot yung isa din sa mga talagang mga dagdag kong mga isa yung sa mahirap na ano, nalaglag mabuti pa yung ibang encounter. Muntik lang kong malunod dahil palibasa maliit pa lang ko din malaas yung ilog. Ano, yun ang aking muntik naman ako doon, mamatay na naman. Dahil yan yung malalim mga ilog na dinadaan namin.
nung lagat sa barangay Igot, nung anim ang patay. Ito namang nahulog ko dyan naman sa tabako na naman, o malinaw. Ito naman ang bumagsak sa akin. Pero ano pag... Yung, ano mo, sir? Yung isa pang may karanasan, may isa ka pang isero? Yung una yung si Birano naman kasi siya daw magpa ano siya daw yung year 98 yan siya naman yung magkinto kayo na din yun kami na yung conclusion kami pa rin yun na, kami mismo ang nauna kaubad pa nga yan eh nakaubad yan pag sabing yun naman na nangyay noon may tawag naman na may impo naman na may mga armado ginamit naman yung civilian because po si Birano na magkinto yun ang sa akin yung panggulkos ko. So yan yung ano, ayun yung ano sa pagserbisyo dito, ano man hindi mo makalimutan. Oo, oh, talaga. Ang dami ng mga encounter na mga, mga putok, pitik-pitik lang, ganyan, mag-patrolling ka, alimba sa batay, tulad sa tuwa-tula noon, nag-patrol ka lang niya sa sud na barangay, biglang ang kalaban man, nanghingi ng mga bigas na naman yung mga kanyang tawag dito, yung, ano nila, yung manhingi baga ng isang sa isang, parang, yung mga ano nga extrusion. Yan, may extrusion sila. Yun putok-putok lang, habulan na naman. Wala mang hanggang doon na lang. Tapos na. Kasi may mga ganun. Sa ganyan ang mag-i-consider ko talaga na hirap yung mga sa lawang rangko ko na yan, talagang pinaghirapan. Pinag-Hesus Morosep talaga. Talagang sus. Pagkatapos ng gira-gira, sus, parang isipin, mag-isip ka ganyan. Kahirap ang isipin na ganyan kung paano kaya kung nasawisawan magkatapos ng mga bugoy na bala. Baka hanggang ngayon, baka hindi ako makapag-detail kaysa mga encounter na yan. Kung tutuusun, medyo mabigat yan eh. Dahil pro-armado eh. Ay, yung bala, wala mang pinipili yan. Pag kinalabit ang kalaban yan, kahit pa strapping lang, kung ikaw yung malas-malas, talagang sa iyo yun. Yung magagang talimita na mangyari. Noong usap baga sa Mindanao, marahaba ang kating pinto nito. Kasi kami talaga, nung si Papa'y buhay pa, nung wala pang yung mga kung maniwala, ay man ko lang sa ngayon siguro, ang ibang mga tao sa maniwala niya, lalo sa Bicol, lugar sa kahit sa parting Northern, mga kailukanuhan. Dahil hindi man niya niwala yung mga si Toothpick, Inday Maming, yung mga si Mami Bagi yung tinutulong magandang si Didi, kapatid ni Boyo, kasi uso sa amin nung mga ano baga, ilaga-ilaga niya, mga ting-anting, mga ano baga nung panahon na pakabak na para bagang ding bandulir. Pero dalawang tali lang, ano yan, mga X7, may mga karayong baga, tapos may mga Latin word doon sa loob, kung ano-ano mga, basta mga ganyan mga salita sa loob, ganyan. Tapos, pero kailangan mo siyang iservisuhan. May dala-dala ka rin. Oo, noong unang kabataan. Pero noong time na nasa servisyo na ako, wala na ako noon. Ang dala ko lang yung isang parang quintas na binigay sa kapatid ko, na wala nga nung ako ang nagpesa din sa Charlie Kapanay sa Tigaon, yung matabaga ng, yung sa niyog, yung parang, kanya wala nga na nanginayang ako eh, na wala siya eh. Bigay sa kapatid. Pero nung kabataan namin, pati buong kami, pamilya kami, pati magkapatid kong mga babae, dalaga, puro kami niyan. Kasi usubag dalaga-dalaga, ano, mga daga-daga bang sa Tagalog pa, mga ilaga nung tawag sa Bisaya, baga, unang panahon, na parang si Toothpick na yan, mga usubag unang panahon niya na, kuno, ang kalaban unang panahon, barakuda pa, mga barakuda baga unang panahon, yun na mga uso-uso noon. Ayun, una nga, mag-patrol kami, ang anbas namin, itak lang. Noon sa dati, noong unang panahon, minsan lalo pag maliwanag ang buwan, kasi ang aming lupa, ang bahay namin sa Cruz ng Santa Clara, paglampasan mo yan mga ilang kilometro, siguro mga 5 kilometers, may suba yan, magka-pro yan ka-Musliman na, medyo maniwala mo ko nung mga, ano na yun, mga ating-anting. Tested. Tested, sa tingin ko ako, naiwa talaga ako. Dahil sa alas 6 ng umaga, sa isang hapon, bago ka matulog, mga jik ka talaga. Talagang ano mo siya, sakripisyo. Usap pa nung ganun magahim, kung kalimutan, him umti. Hanggang ngayon, nasa akin pa yan. Puro kami may dadalaw ng panahon. Laging matapang ka rin.
Eh siyan sa ano ko, sabi ko, parang alito pa sa akin yung ano. Okay, pag ganyang putok-putok, natutulang, di ba ko na, kasi normal yung makaramdam ka ng, siyempre, tako, nervous, ganyan-ganyan. Pero, pag putok-putok na yan, pag makadapa ka na, kasi wala mo tayong isopin, hindi, automatic, dap ka agad, pag may putukan. Kasi ang bala tayo, tendency, puro mo niya pag ganun lang. Eh kung nakadapa ka, medyo, may safety ka na doon. Tabay, okoy-okoy, maghanap ng bato, mga matitigas na bagay. Yung mga ating mga feeling ma makakonsult ka doon ng matitibay na ano, safety ka na doon. Ayun laging natin gagawin na SOP. Di feeling nakadapa ka lang dyan, wala ka bang cover. Eh, wala. Ang kalaban, tamaan ng bungo mo dyan. Wala. Ganun lang ang ano. So, yun lang sa akin, Master. Unless kung may dagdag ka pa ako ang ano lang sa ako, napasalamat ako na hindi ko nga akalain na isa ako sa inyong ma-interview. Pasalamat ako taka ano kay Sir Iklari na sa kanyang ginawa ngayon na isa ito sa pinaka ano niya, pinaka objective na kung saan na ma-recognize din yung mga sakripisyo ng sundalo, sa para malaman ninyo mga kung paano ang isang sundalo na bubuhay na hindi lang basta-basta sabihin nila na sundalo, ganyan, na talagang mag-isip-isipan ng mga iba nating mga kumbaga kaibigan o ano paman na ang pagservisyo talaga hindi basta-basta bilang isang sundalo. Talagang sa malit sabi, yung sabi nga nila na ang isang paa daw na ano, nasa hukay, ang isang paa nasa, ganun. Ganun talaga, as in, ganun talaga ang buhay ng militar. Kaya, ano pa rin na, basta huwag kalimutan yung disiplina para makapag-retired ka ng ayos. Tulad sa akin, retired ako ng compulsory, na nakaserve ako ng 30 years in the service. Hindi, compulsory ako. Kung ako, di ba, nawala sa akin yung disiplina, baka hindi man ako makapag-retired ng naabot ko itong servisyong ito na compulsory. Ayun lang sa akin, Master. Thank you. Rangers, Lidaway. Rangers, Lidaway.